Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Ito po si Pastor Leo. Maligayang araw ng Linggo po sa ating lahat. At nandito na naman po muli tayo sa isang araw ng pagsamba para po sa ating Panginoon. At sa ating pong panimula, tayo po ay sasamba sa ating Diyos, no? Sa umaga pong ito, tayo po yung manalangin at pagkatapos po nito ay saglit po tayong sama-samang umawit sa Panginoon ng isang awiting pagsamba na pangungunahan po sa atin ni Dr. Mel Ordinario sa umagang ito bago po tayo magturo ng salita ng Panginoon. Tayo po yung muna manalangin. Let's pray. Lord, nagpapasalamat po kami sa umagang ito sa inyong katapatan, kabutihan, kadakilaan sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord God, salamat po, Panginoon, sa patuloy na tagumpay, patuloy, Lord God, na pagbibigay ninyo sa amin ng katatagan sa pagharap sa buhay, at patuloy, Panginoon, na pangunguna, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord God. Maraming salamat sa pag-iingat. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy, Lord God, na kapuspusan ng iyong Espiritu Santo sa buhay ng bawat isa. Lord, sa umagang ito, dumudulog kaming muli sa iyo, Panginoon, sa aming araw ng pananambahan. Lord God, linisin niyo po kami at ihanda niyo po ang aming buhay sa pagtanggap, Lord God, ng biyaya na nagmumula sa iyo. Hinihiling po namin, Lord God, pangunahan mo kami, Lord God, sa umagang ito at patuloy, Lord God, na ang luwalhati, Lord God, ay, Lord God, maibalik namin sa iyo ng ganap, Panginoon. Lord God, hinihiling po namin sa umagang ito, Lord God, ibukas niyo po ang aming puso at isipan, Lord God, na tumanggap ng iyong salita at ihanda po namin ang aming sarili sa aming pagsamba at paglilingkod sa iyo. Salamat, Panginoon, po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayong umaga po, tayo po ay saglit na makinig or sumabay sa ating pong pagsamba ng isang ang pagsambang awiting para sa ating Panginoon. And this morning, we would like to lead you in worship, in virtual, and we will be there. God is my peace, despite everything that is coming to our mornings. Let us sing to the Lord this morning, and let us lift our hearts and our hands to Letting your heart move away from yourself, pag-ibig, sa kitugo. Tinanay di pa babayaan sa iyo na. Ipagdating sa Kaya na tinig sa iyo, hihim, Thank you.
na masumpungan ka sa dakulihin. Yeah, magandang umaga pong muli. Tayo po sa umagang ito ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. At ang ating pong paksa ay ito pong stewardship. How do we support church workers? Alam niyo po, sa panahong ito, napakadami po ang nadadagdag, nababawas, namamali at yung iba po ay naliligaw pagdating po sa paksa ng pera sa simbahan. Kaya sa umaga pong ito, tayo po ay mag-aral pare-pareho, no? Kapatiran, kamanggagawa, mga kasama po natin na mga naglilingkod sa Panginoon, nagsisimula ng gawain ng Diyos. Ngayong umaga po, mag-aral po tayo kung ano po ba ang tinuturo ng salita ng Panginoon na dapat pong gawin sa salapi po na ating tinitipon kapag araw po ng Linggo. Una sa lahat, gusto ko pong matandaan po natin at itanim po natin sa ating puso na ang lahat po ng bagay na ibinibigay po natin sa church bilang bahagi ng ating pagsamba, bilang bahagi ng ating pananambahan ay sagrado o banal. Kaya ganun na lamang po yung ating pag-iingat, ganun na lamang po yung ating pagpapahalaga, at ganun na lamang po yung ating pagbabantay para po ang pera ng simbahan ay mapunta kung saan po ito nilalaan. Ngayong umaga po, nais ko pong pag-usapan yung bahagi po ng pamamahala ng pananalapi ng simbahan na itinutulong po sa ating mga manggagawa. No? Ang halimbawa po, ang tanong po ng ibang tao sa mga yung honest na tanong po ng mga tao na nag-o-observe. Halimbawa, ang pera ba ng church, pera ng pastor? Halimbawa, yung kadugtong ba yun ng bulsa niya na para bang halimbawa may malaking offering ngayong Sunday, no? Yun ba parang free for all na pwede niyang kunan kung gusto niya, halimbawa gusto niya bumili ng bagong motorsiklo, bagong Air Jordan, naisipan niya i-treat yung pamilya niya sa ano, sa isang 5-star hotel. Yung pera ba ng church, pwede na lang kunin ng pastor basta-basta nang hindi nalalaman ng ibang tao. Halimbawa, hindi na kailangan sabihin sa board, hindi na kailangan malaman ng secretary, basta siya yung pastor, free for all, pwede niyang gamitin anytime he wants. Ganun po ba yun? No? Ganun po ba yun? Or, saan ba talaga napupunta yung giving? Kasi may mga churches po na nag-give lagi. Lagi pong may giving. Pero pag nasa ministry, walang allowance yung manggagawa.
walang pambili ng gamit. Nag-aabono pa sila. Samantalang kompleto yung giving, laging sinasabi, sapatan Diyos, tapatan Diyos. Tapos pag Sunday, patong-patong pa yung bigayan. Pero pag oras na ng gawain, pag sinabi mo sa office, pwede ba akong makahingi ng pambili ng typewriting para yung ano, ipiprint natin? Ay, teka lang, wala pang board meeting. Wala tayong ganyan. Kailangan pag-usapan muna. O kaya-kaya, kanya-kanya kayong abono. Kaya po yung mga tao minsan sa ibang churches, ayaw maging manggagawa. Eh kasi nga po, una, malayo. Pangalawa, maghapon. Wala silang pambili ng pagkain. Wala silang pamasahe. O. Tapos, papagalitan ka pa pag hindi ka tumulong sa giving, sa pledge. No. So, ang tanong po, pag manggagawa po ba, saan pa ba napupunta yung pera ng church? No? Paano po ba yan ibinabahagi? Paano po ba napupunta yung suporta sa mga manggagawa? Ano ba tinuturo ng salita ng Diyos? No? Sa umagang ito, dalawa motibo ko. Una, bigyan tayong lahat ng kaalaman mula sa salita ng Diyos upang wala sa ating nagdadalawang isip kung tama o mali yung ating ginagawa. Yun ang una. Ang puso ko, turuan tayo na matuto ng salita ng Panginoon ng tamang pamamahala na may kinalaman sa mga manggagawa ng Panginoon. Pangalawa, gusto ko pong bigyan ng kaayusan ang pagtingin sa mga manggagawa. No, sabi ko nga po dito sa Metro Manila, bibigay po ako ng halimbawa. Dito sa Metro Manila, may mga maraming taxi driver dito. No? At noon po, nung wala pa po akong sasakyan, parut-parito po ako sa iba't ibang lugar. Kadalasan po, taxi po sinasakyan ko. Pero mababalitaan niyo po, may mga taxi driver na salbahe. Halimbawa po, ay may taxi driver na hold-upper. May taxi driver na addict. May taxi driver po na gumagawa ng kalukohan sa mga pasahero niya. At kapag ito po ay naisumbong, lalo na po sa media, kumakalat po yung sumisikat po itong mga kriminal na mga taxi driver. Pero alam niyo po ba, sa Metro Manila, mas marami pong matino na driver kaysa salbahe. Mas marami pong maayos ang pamumuhay kaysa magulo. Mas marami pong matitino na driver na taxi kaysa sa, excuse me for the term, walang hiya na mga manggagawa, na mga driver. So, ang problema lang, mas sumisikat yung mga sablay kaysa sa matitino. At minsan po, masakit man tanggapin, kasi kasali ako doon eh. No? Kasali ako sa tinatawag na manggagawa ng simbahan. Minsan po, malaman lang nilang pastor ka, ang tingin nila sa iyo ganito. Meron pong mga preconceived o depende po sa naging experience or exposure nila sa mga tao po na nagpakilalang manggagawa at ipinakita kung paano na mahala or binalang pagpapahalaga, no? Pinabayaan yung mga financial na na kalagayan ng simbahan. Kaya minsan unfair, minsan tama. Pag nauna sa iyo matino, ang sarap pumasok. Pero pag nauna sa iyo sablay, lahat ng tao ang tingin sa iyo skeptic eh. Sinasabi ko to para din sa sarili ko. Dahil gusto ko rin, bukod sa ingatan sarili ko, gusto ko ingatan din ako ng mga tao sa paligid ko. Gusto kong ingatan din ako ng church na ang isang manggagawa na naglilingkod sa Panginoon ay hindi dapat napupulaan dahil sa mga bagay na ganito. Kaya ngayong umaga po, gusto ko pong pag-usapan yung stewardship, pero
gusto ko pong talakayin yung how do we support church workers? No? How do we support church workers? Paano po ba natin sinusuportahan ang mga manggagawa sa church? So mag-aral po tayo ngayong umaga. Nawa po this morning, makapagdagdag po tayo ng kaalaman at pagpapala sa mga taong nagnanais matuto ng salita ng Panginoon. Sabi po sa ating text today, Deuteronomy 25 verse 4, "Do not muzzle an ox while it is treading out the grain." Yan po ang ating pinaka-main verse. Do not muzzle an ox while it is treading out the grain. At yung pong muzzle, nakikita niyo po yung nakalagay sa kanyang bibig para hindi po siya makasubsob at kumain habang nagtatrabaho. Yan po yung muzzle. Do not muzzle an ox while treading out the grain. No? Ang isa pa pong text na gagamitin natin will come from 1 Corinthians 9, verse 9 to verse 14. "For it is written in the law of Moses, do not muzzle an ox while it is treading out the grain. Is it about the oxen that God is concerned? Surely He says this for us, doesn't He?" Hindi lang para dun sa hayop, kundi para sa atin. "Yes, this was written for us. Because whoever plows and threshes should be able to do so in the hope of sharing in the harvest. If he has sown spiritual seed among you, is it too much if we reap a material harvest from you? If others have this right of support from you, shouldn't we have it all the more? But we did not use this right. On the contrary, we put up with everything rather than hinder the gospel of Christ. Do you not know that those who serve in the temple get their food from the temple? And that those who serve at the altar share in what is offered on the altar? In the same way, the Lord has commanded that those who preach the gospel should receive their living from the gospel." 1 Corinthians chapter 9, verse 9 to verse 14. Ngayong umaga po, pag-aaralan po natin ang paksa na ito. How do we support church workers? Paano po ba tayo susuporta sa mga manggagawa sa simbahan? Ito po ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Introduction. We should be good stewards of God's resources. The church has a biblical responsibility towards its workers. God uses His people to biblically bless His servants. It is not impossible to see workers prosper, especially as the church prospers. However, the church must never be used for mere personal or financial gain. We must be careful not to allow personal ambition, greed, or the love of money, also called the spirit of mammon, in Matthew 6:24, to invade the house of God. Being a church, we should place the highest level of integrity concerning the resources in the house of the Lord. Everyone must learn to be financially responsible and matured in this aspect of church life. If we are to put God first in every area of our lives, Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God," this includes putting God first in our finances. Gusto ko pong sabihin sa ating lahat, no, na ang simbahan po ay may responsibilidad na alagaan ang mga manggagawa. At pag sinabi pong simbahan, ang bumubuo po ng simbahan ng mga tao. Hindi po ang pastor o ang board. The church is God's people, the people of God. God is the head of His church. The church is His body, the body of Christ. Inaalagaan po ng mga tao ang kanilang mga manggagawa. At ginagamit po ng Diyos ang mga kapatiran para pagpalain ang mga naglilingkod sa kanila na naglalapit sa kanila sa Panginoon. Kaya nga po dito sa introduction natin, it is not impossible to see workers prosper, especially as the church prospers.
hindi po nakakapagtaka na umunlad ang buhay ng isang manggagawa habang nakikita natin ang simbahan umuunlad. Pero, lagyan natin ng disclaimer. Pero, hindi dapat ginagamit ang simbahan para sa pansarili, no? Pansarili or ginawa mo ng insurance, insurance policy mo yung kaba ng simbahan. Ginawa mong family fund o kaya barkada fund. Or ginawa mo, pinasukan ng greed or mammon, ginawa mong business fund, yung pera ng church. No? Being a church, we should place the highest level of integrity concerning the resources in the house of the Lord. Naalala ko po, sa aming pong pag-aaral, sa Bible school, meron po kaming professor na nagturo sa amin na ang mga bagay na dapat ingatan sa simbahan, dalawang pinakamahalaga. Number one, pulpito. Diyan kumakalat ang false teaching . Nalalaso ng mga tao kung ano naririnig nila. Pero diyan kumakalat ang kalakasan ng Panginoon. Kapag nagturo ka ng tama, lahat tumutuwid. Lahat tumitibay. So dapat iniingatan ang pulpito. Pangalawa, ang pinansyal. Maraming bumabagsak diyan. Maraming nasisilaw diyan. Maraming naglalaro ang isipan kapag nakitang nakatumpok yung salapi ng church, nakikita yung halaga. Maraming naglalaro ang isipan at hindi sila karapat dapat sa ganyan. No? Kaya dapat po ingatan yung dalawang aspeto na yan. No? Everyone must learn to be financially responsible and matured in this aspect of church life. Ang pamamahala po ng salapi sa simbahan at sa ating sarili, dapat po nagmamature tayo. Personally, dapat nagmamature tayo. At corporately as a church, dapat po nagmamature tayo. No? Tuloy po natin. Tanong, how do we support church workers? Yan po ang tanong natin. What are the biblical ways of receiving support while doing the ministry? Ano po ba yung mga biblical na paraan o biblical na sistema ng pagtanggap ng suporta para sa ministry? No? Kasi po ang problema po sa ibang tao, parang ang tingin po sa church puhunan. No? Kitang-kita mo naman kapag yung personal na nangyayari sa buhay nila naapektuhan ng simbahan . Dapat hindi. Dapat hindi. Pag ikaw ba nagka-problema, yung kumpanya nyo ba damay? Halimbawa, nabaong ka sa utang. Pag nabaong ka ba sa utang, pati yung kumpanya mo nakabaong sa utang. Kung hindi naman pera mo yung nakalagay sa loob ng kumpanya, kundi yung pera mo lang, yung sweldo mo lang, bakit madadamay yung simbahan? No? Meron po akong alam na simbahan dito sa Metro Manila. Masakit man itong halimbawan to, gagamitin ko to. Meron po silang building project at ang kanila pong target ay milyon. No? Milyon po yung kanilang target. Ngayon, hindi pa po nila naiipon yung gusto nilang halaga. Hindi pa po nila naiipon. Nag-meeting po sila dahil sila po nasa gitna ng isang syudad na medyo urbanidad. Kaya po yung nag-meeting po sila, nasa halip po daw na ilagay sa bangko, lalagay na muna sa stocks yung kanilang pera. In other words, i-invest po sa stock market. E nag-pandemic. Hulaan nyo ano nangyari sa mga stocks. Nagsibagsak. Million po ang pinag-uusapan namin. Umiiyak po sa akin yung mga manggagawa. Umiiyak po sa akin yung mga leaders. At nagtatago po yung pinaka mananagot. Dahil po alam na alam niya na legally at saka
sa simbahan, usapang relihiyon, usapang simbahan, meron silang maling ginawa at documented ito. Sabi ko nga sa mga tao, kinakalmanti ko yung kanilang kalooban. Sabi ko, naunawaan ko kayo kasi wala naman kayong ibang hangad kundi magkaroon ng bahay panambahan. Wala naman kayong ibang hangarin kundi dumating ang araw, meron kayong maipatayo para magamit para sa gawain ng Panginoon. Kaya lang nagkamali kayo ng taong pagtitiwalaan. Kaya ito ang nangyayari sa inyo ngayon. Bagsak na bagsak po yung buong simbahan nila. Isa pang example, nanunod sa akin ng mga manggagawa nito. 2 years ago, may anniversary. Nag-planning sila, anniversary. Lahat ng mga detalye ng anniversary, handang-handa na sila. Nung matapos yung meeting, pagkatapos ng pagkain, decoration, invitation, lahat-lahat. Tiyanong, magkano budget natin? Ang sagot, 0. Maghapon sila nag-meeting, nabulabog yung meeting nung matapos. Walang laman yung kaban. Nawi-withdraw ng iilang mga tao sa loob ng simbahan yung pera ng simbahan na hindi alam ng mga taong namamahala nito. Kaya mag-a-anniversary sila, nakaset lahat, biglang bagsak yung kanilang finances, biglang bagsak yung kanilang kalooban. Nangibabaw ang sisihan, galit, pagtataka. At nung araw po na yun, talagang sabihin na po natin gayto, marami po ang nasaktan at natisod. No? 2 simbahan ang zero balance ang bank account. Sabi ko, malaki-laki pananagutan ng manager ng banko na yan kung sakali nakasali siya dyan. Or merong focus-focus kayo dyan. Kaya ganyan yan. Ako po kasi kapag lumapit po sa akin tungkol sa ganyang mga bagay, pinapasa ko po sa mga kapatiran natin na mas alam ang mga bagay na pinansyal. Halimbawa, banking yan eh. Stocks yan eh. Eh marami naman tayong kapatiran na sa body of Christ na magagaling sa ganyang bagay na nagbibigay ng advice. So pinapasa ko po sa ibang churches, sa ibang tao. Hindi po churches, sa ibang tao. Yung issue ng mga churches na ganito. Marami pong lumalapit sa akin na churches, tsaka mga workers, tsaka mga leaders. Kaya po ako sa totoo lang, I'm heartbroken. No? Sipin mo, galawin mo ang pera ng church. No? I-convince mo sila i-invest sa stocks. Biglang dumating yung pandemic. Tapos karamihan ng mga nagpi-pledge ngayon, walang trabaho. O, paano na ngayon? Kahit isang poste, wala silang mapatayo. O, kahit isang bakal, wala silang maituro. Kasi nga daw, hindi pa buo yung finances, so hindi pa sila gumagalaw. Yung mga ganitong bagay, o ngayon, tisod yung mga tao. Kaya po sabi ko sa sarili ko, Lord, ayoko man pag-usapan tong bagay na to. Kasi kami po sa church, wala po kaming problema ang ganito. Wala po akong problema sa finances namin sa church. Wala po akong problema sa finances namin sa kahit sa mini sa organization po namin, Warriors and Watchmen. Zero problem po kami sa bagay na yan. Wala po kaming ganyan sa church namin. Dahil ang mga tao pong namamahala ng financial sa church namin, hindi po ganyan ang upbringing. Ngayong umaga po ang puso ko matuto tayong lahat. At yung marunong po mag-review tungkol po sa bagay nito. How do we support church workers? What are the biblical ways of receiving support while doing the ministry? No?
Tuloy po natin. Number one, ang unang paraan po ng pagtanggap ng suporta ng manggagawa, the fruit of your labor in God's vineyard. Gusto ko po sabihin, mas masipag, mas pagpapalain. Yung tamad, hindi pagpapalain. Sabi ko nga po, mas marami ang manggagawang masipag, mas maraming trials. Yung manggagawang tamad, walang trials. Bakit ka mo? Tamad naman yun eh. Kahit si Satan, tinatamad tuksohin yun eh. Bakit? Tamad naman yan eh. Nakakatamad tuksohin. Kasi tamad. Pero yung mga manggagawang masisipag, maraming trials kasi marami silang kinakaharap. Pero yung manggagawang masipag, pinagpapala ng Diyos. No? Sabi po sa Bible, the elder who directs the affairs of the church well, at pag binanggit po ang elders, tinutukoy po yung mga pastors. No? Iba po yan sa mga deacons. The elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching. For scripture says, do not muzzle an ox while it is treading out the grain, and the worker deserves his wages. Now, may narinig ako na kumakalat sa body of Christ na katuruan na yung double honor daw ay double honorarium. Na ang tinutukoy daw dito sa context nito ay magbibigay ka ng dobling pera kapag yung siya nagtuturo at nagtitrain sa'yo. Hindi po totoo yun. Double honor in this passage does not mean requiring people to give a double pay. The emphasis is simply on recognizing the excellence in faithfully doing the work of the Lord. How that recognition is expressed is up to each congregation and as God prospers them. Parang ganito. Sabi ko nga po kanina, pinost ko po sa wall ko, yung tinuro po sa akin ni Dr. Eli Javier. Kasi tinanong ko si Pastor Javier noong araw, no, nung nabubuhay pa, dinadalaw po ako niyan, kinukumusta po ako niyan, no, nagpapastor po ako sa Assemblies of God. Yan po ang aming general superintendent at yung church po na hawak ko, yung church na pinamahalaan niya, Central AG. Kaya ako po, sinasadya po akong tanungin niya, no, salubungin niya para kausapin. Minsan nagtanong po ako sa kanya, sabi ko, Doc, may tanong ako, paano po ba yung mga finances ng simbahan? Pag sabi ko, kayo po kasi, kilala na po kayo, natural po, di pag kayo po in-invite, meron po kayong tinatanggap. No? At saka kilala po kayo eh. Paano po kami, Pastor? Kaming mga, halimbawa, nagpapanimula pa lamang or hindi naman po kami nag-iikot kung saan-saan, paano po ba ito? Ang linaw ng sinabi sa akin ni Doc Javier, sabi niya, anak, huwag kang mag-focus sa tatanggapin. Tatandaan mo to, kapag ang tupa busog, hindi ka gugutumin. Yan ang sinabi niya sa akin. Mag-focus ka sa katapatan. Dahil kapag ang tupa busog, hindi ka gugutumin. Yan ang tatandaan mo. Huwag mong iisipin magkano tinanggap mo. Ang isipin mo, ano ipapangaral mo? Busugin mo ang buhay ng mga tao. Patibayin mo sila. At hindi sila makakakalimot na maging tapat sa Diyos. At napakalalim nung tinanim niya sa akin na yun. Na sinabi niya sa akin, paalala. Nadala-dala ko, taglay ko hanggang ngayon. Wala na po si Doc Javier eh. Na hanggang ngayon po, dala-dala ko. Yung double honor po, yung hindi lang po daw kayo nagturo o nangaral, kundi kinilala kayo ng mga tao sa inyong katapatan at kung nais ka nilang pagpalain, hayaan mo ang taong pagpalain ka. Halimbawa, naalala ko, pauwi ako galing Benguet. Nagkaroon sila ng experience ng baptism in the Holy Spirit. Ako ginamit ng Panginoon. Pauwi na ako, sinabol ako ng matanda. Sabi niya, anak, sa inyo na to. Galing ako Benguet, sa linggo ko doon. Binigyan ako isang sakong patatas. Sabi ko, nai, magpasensya na po kayo, sabi ko. Ang sarap po iuwi niyan sa Maynila. Kaya alam po, una, nandito po tayo sa Benguet. Bababa po tayo dito sa bundok. Kalahating sakong patatas po yan. Napakabigat po niyan. Pangalawa, sabi ko, nai,
hindi ko po kaya, pagod na po ako. Sabi ko ganito na lang, Nay, may nakalagay na papaya, dalawang bagong pitas na malaking papaya, Nay, yung papaya ang iuwi ko. Niyakap ko yung matanda. Sabi niya, Pasto, wala akong may bigay sa iyo na pere. Sa ikaw, alam mo, Nay, hindi mo ako kailangan bigyan ng pera. Yung salubungin mo lang ako bago ako umalis. No? Napalakas mo na ako, Nay. Napalakas mo na ako. No? Salamat sa papayang to. Pero mas magpapasalamat ako sa iyo. Niyakap ko yung matanda. Niyakap ko yung matandang ano, sumalubong sa akin. Alam niyo po, yun yung mga, yung recognition ng mga tao na ine-express nila sa mga ginamit ng Lord sa kanilang buhay. No? Bahala po ang tao kung paano ka i-bless. Hindi mo sila kailangan paringgan or hindi mo sila kailangan pilitin o paalalahan. Alam mo, pag gusto ka i-bless ng tao, i-bless ka ng tao. No? The fruit of their labor in God's vineyard. How do elders serve? Paano ba maglingkod ang mga elders, yung mga nagtuturo, yung mga namamahala ng simbahan? But as for the excellent elder and teacher, his motivation should always be what Peter said. Yung sinabi ni Peter, ano yun? Sabi niya, to the elders among you, I appeal as a fellow elder and a witness of Christ's sufferings who also will share in the glory to be revealed. Si Peter ito, be shepherd of God's flock that is under your care. Watch over them. Alagaan niyo sila, not because you must, hindi dahil obligado ka, but because you are willing. No? Handa ka, willing ka, as God wants you to be, not pursuing dishonest gain. Huwag niyo silang lolokohin para makinabang. But eager to serve, not lording over them, those entrusted to you. Huwag ka parang maging bossing, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. Ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi para sa pinansyal na goal. Hindi po ito for financial purposes. Gusto mo ng pera, magtrabaho ka. Magtrabaho ka na lang kung wala kang calling. Pero kung kaya ka lang nandito dahil gusto mo magkaroon ng personal na relasyon sa mga wallet ng mga tao, nagkakamali ka ng pinuntahan. Nagkakamali ka ng motibo. Papaluin ka ng Diyos. Hindi mo pwedeng ikasangkapan ng simbahan o gawain ng Diyos o Biblia o pangalan ng Panginoon para magkaroon ka ng perang pakinabang sa mga tao. Hindi po ganun ang layunin at ang puso ng salita ng Diyos. Pagdating po sa salapi, at pinapaalalahanan po yung mga manggagawa, how do elders serve? No? Be shepherd of God's flock under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing. God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve, not lording over those entrusted to you, but being examples to the flock. Ikaw pa nga, sa iyo pa nga unang makikita yung magandang halimbawa na susundan ng mga kapatiran. In the same chapter, tinuruan rin sila sa Deuteronomy 24, you shall not muzzle the ox, the law says, you shall give him wages on the same day before the sun sets, for he is poor and counts on it, lest he cry against you to the Lord and you be guilty of sin. Alam niyo po ba sa Old Testament, nung binanggit yung do not muzzle the ox while it is treading the grain, sa parehong chapter, sinabi na kapag nagtrabaho para sa inyo, i-bless nyo nung araw ng kanilang trabaho. Even with this law, many employers took great advantage of their laborers and sometimes didn't pay them at all. Now, ito kinakausap nito yung mga taong pinaglingkuran. Now, kung ikaw member ka ng church at meron kang manggagawa na tumayo sa harapan mo, hindi ba magandang ngayon kayo pinakain ng salita ng Panginoon na ma-bless nyo rin sila in your own special way. Bless mo ako, be-bless kita. Parang ganon. Ito sabi rito, you shall give him his wages on the same day before the sun sets, for he is poor and counts on it, lest he cry against you, mapintasan kayo nung nagturo o nung nagtrabaho, and you be guilty of sin. Now listen,
Ayaw ng Diyos ng church na madamot. Ayaw ng church ng ayaw ng Lord ng church na masyadong puro kabig. Gusto ng Lord ang kapatiran kung paanong pinagpala kayo ng Diyos. Pagpalain niyo 'yung nagpala sa inyo. No, God does not want his workers to be neglected. Sabi sa James chapter 5 verse 4, pareho ng tema ng Deuteronomy 24. Ito sabi, "Look, the wages you failed to pay the workers who mowed your fields are crying out against you. The cries of the harvesters have reached the ears of the Lord Almighty." Alam niyo po ba na mananagot ang simbahan kung gugutomin niyo pastor niyo? Gugutomin niyo manggagawa niyo? Tinawag niyo para mag full time. Tinawag niyo para in-invite niyo para magturo sa harapan niyo, tapos palalakarin niyo pa uwi, walang pamasahe. Pinag-stay nyo mag-apon, tapos di nyo pinakain. Bahala ka na, mainit naman yung lupa, dikit mo na lang yung malamig mong tiyan. No? Baka hangin lang yan, ganon. May kita po natin, God does not want his workers to be neglected. At ang Panginoon nakatingin sa mga tao na ini-invite yung kanyang mga manggagawa. Ako bilang isang testimony ko, pupunta ako sa side ng missions life ko. Alam nyo po ba, lahat ng invitation ko sa missions, di ako gumastos. Nakaikot po ako sa 7 bansa. No, doon po ako nag-eroplano po ako, nagbayad po ako ng insurance, nag-apply po ako ng application, may bayad po 'yon. Pagdating doon, magi-stay po ako sa bahay, may pagkain pong kailangan, kailangan niyo po ng pang-araw-araw. At yung mga pinuntahan ko pong lugar, ito po ang pagkakaiba ng misyonero sa OFW. Papaliwanag ko sa inyo. Ang OFW may contract saka may visa. O. Kaya po kayo, pwede mo sabihin, oh, hindi ako sinweldohan ito, et samantalang ito contract ko. Tapos pag sinabi ng gobyerno, ba't ano ba visa mo? Work visa. O di pwede mong i-demand. Di po ba? Kasi may standard bago ka in-employ. Ang missionary, wala. Walang nag-invite sa akin, sinabi, oh, invite kita, pastor, ang love gift ko sa iyo, ganitong halaga. At saka sisiguraduhin ko sa iyo, ganito. Yung iba po, ini-invite ka, mapakain ka lang eh. Mapatulog ka lang, okay na. Eh, yun lang ba ang pangangailangan? Paano kung may pamilya? Paano may pag may mga responsibilidad at obligasyon sa Pilipinas? Ako awa ng Panginoon. Pasasalamat ko sa Lord sa biyaya ng Diyos. Hindi ako kailanman namalimo sa ibang bansa. Pero hindi rin ako kailanman pinabayaan ng Panginoon dahil alam ko ang Diyos ang tumawag sa akin kahit na makalimutan ako ng mga tao. Naakala ng ibang tao na napakayaman niya, napaka well provided niya kasi nasa ganitong lugar. Hindi totoo 'yun. Alam po ng Diyos. Alam po ng may bahay ko. Kung paano po kami nagtiwala sa Panginoon, alam po ng mga kamanggagawa ko kasi nung umalis po ako, member po ako ng Warriors and Watchmen. At ang isa sa mga accountability group ko po eh napakahigpit sa finances. Kaya nagko-consult po ako para magtanong, tama pa ba to? Mali na ba to? Lampas na ba to? Tinapos ko po yung assignment ng Panginoon sa akin. Pero ito po ang isang bagay na gusto kong sabihin sa inyo. Na ang manggagawa po, ayaw po ng Diyos na pinababayaan. May pananagutan po ang church sa mga manggagawa dahil dinidinig po ng Lord ang tawag ng mga manggagawa na naglingkod ng tapat na hindi binigyan ng pagpapala. Tuloy po natin. Pakinggan niyo si Paul. "Is it only I and Barnabas who lack the right not to work for a living?" Sabi niya gayto, bawal ba kami magtrabaho? Nasa Corinth sila, first Gentile church, wala pa masyadong, walang ibang simbahan. First batch ng mga Christian sa Corinth. Nagpa-pioneer ng church si Paul. Sabi niya gayto, "Who serves as a soldier at his own expense?" Sino ba bumibili ng baril, uniforme, sapatos?
nagpapasweldo sa isang sundalo, who serves as a soldier at his own expense? Question mark. Who plants a vineyard and does not eat its grapes? Who tends a flock and does not drink the milk? Do I say this merely on human authority? Doesn't the law says the same thing? For it is written in the law of Moses, do not muzzle an ox while it is treading out the grain. Is it about the oxen God is concerned? Surely he says this for us, doesn't he? Tungkol sa atin to. Yes, this was written for us because whoever plows and threshes should be able to do so in the hope of sharing in the harvest. If we have sown spiritual seed among you, hindi man sila tunay na mga magsasaka na nasa bukid na may putik. If we have sown spiritual seed, compare niya sa spiritual, sa ginagawa nilang ministry among you, is it too much if we reap a material harvest from you? If others have this right to support from you, shouldn't we have it all the more? Sabi ni Paul. But we did not use this right. On the contrary, we put up with anything rather than hinder the gospel of Christ. Tinuturuan niya yung mga tao. Pinapaliwanag niya na hindi mali na tumanggap sila mula sa kanilang ginagawa dahil yung ginagawa nila ay isang uri ng pagtatrabaho para sa Panginoon. Nagtatanim sila ng spiritual seed. Sabi rito, if we sow spiritual seed, no? Among you, is it too much if we reap a material harvest? Kita nyo? Ang tinanim mo, salita ng Diyos, pero ang tinanggap mo, material harvest. So, nagtanim ka ng salita ng Diyos, ang mga tao, pinagpala ka. No? Masama ba yon? Hindi masama yon. Mali ba yon? Hindi mali yon. Yun ang tama. Tama lang na pagpalain natin ang mga manggagawa na ginagamit ng Diyos para manatili tayong matibay sa ating relasyon sa ating Panginoon. No? Tuloy po natin. This deals with the rights of the worker. It talks about the rights of those who minister to receive support from those whom they serve. Those who plant vineyards and work in the field expect to receive from the fruit of their labor. In the same way, those who sow spiritual seeds can reasonably expect to receive material benefit. Expect to receive, hindi demand. Expect to receive, hindi coerce, hindi pinipilit, hindi under compulsion. No? Servants must focus on faithful service to God, not on financial gain. Kabigin natin yung manggagawa na mukhang pera. Serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people. Ayaw din ng Diyos na lumaki yung ulo mo na puro na lang pera topic mo. Na puro na lang pera yung bukang bibig mo. Alam ng mga tao, ituro mo doon sa church po na pinanggalingan ko. Matatanda po mga elders doon, 40 years. At hindi lang po 5 or 6 na pastor ang dumaan sa kanila, hindi lang 10. Sa loob ng 40 taon, ha, sa loob ng 50 taon, naalala ko yung sinabi sa akin ng isang elder. Sabi niya, pastor, yung hindi mo tinuro, huwag mong hanapin. Yung hindi mo tinuro, huwag mong hanapin. Sa anak mo pa lang, applicable yon. Hindi mo tinuruan yung anak mo magmano, magpo at opo. Hindi yan magmamano. Hindi yan magsasabi ng po at opo. Hindi mo tinuruan eh. Kaya dito, tinuturo sa salita ng Diyos kung paanong pinakikisamahan at pinakikitunguhan ang mga manggagawa. Una, pinagpapala sila dahil sila ay nagpagal. The fruit of their labor. Dahil sa kanilang pagpapagal, sila ay maani. Pangalawa, they are supported through the tithes and offerings of the assembly. Sila po ay sinusuportahan sa tulong ng tithes and offering ng mga taong dumadalo sa gawain. No? Gusto ko pong banggitin dito, Numbers chapter 18 verse 8 to verse 32. Dito po galing ang tithes and offering. No? Babasahin ko nga po itong Numbers 18. No?
bigyan niyo po ako ng konting pagtsatsaga dahil medyo mahaba yung babasahin ko para mabasa ninyo kung saan napupunta ang pera. Ito po Old Testament. Wala po tayo sa Old Testament. Lilinawin ko. Sa Old Testament, isa lang ang temple. Sa Old Testament, yung tribe ni Levite nag-e-exist. Wala na nun ngayon. Hindi tayo Levite by the tribe of Israel. Hindi tayo Hudyo. Pangatlo, hindi tayo under one economy na kaya mong utusan yung 12 tribes. Hindi ganun ang setup natin. Wala tayo sa national worship. Hindi ganun ang setup natin. Nasa New Testament tayo, church tayo. Pero para maintindihan natin ang tithes and offering, bumalik tayo sa Old Testament. Basahin natin. The Lord said to Aaron, yung priest, I myself have put you in charge of the offerings presented to me at all the holy offerings the Israelites give me, I give to you and your sons as your portion, your perpetual share. You are to have the part of the most holy offerings that is kept from the fire. From all the gifts they bring me as most holy offerings, whether grain or sin or guilt offerings, that part belongs to you and your sons. Eat it as something most holy. Every male shall eat it. You must regard it as holy. So kumakain sila mula sa kaloob na dinadala sa templo. This is also yours. Whatever is set aside from the gifts of all the wave offerings of the Israelites, I give this to you and your sons and daughters as your perpetual share. Everyone in your household who is ceremonially clean may eat it. Diba sabi, bring thy whole tithes into thy storehouse that there may be food in my house. Walang nagugutom sa mga manggagawa. I give you all the finest olive oil and the finest new wine and grain. They give the Lord as of the first fruits of their harvest. All the land's first fruits that they bring to the Lord will be yours. Everyone in your household who is ceremonially clean may eat it. Kasi members sila ng mga priesthood eh. Everything in Israel that is devoted to the Lord is yours. This offspring of every womb, both human and animal, that is offered to the Lord is yours. You must redeem every firstborn son and every firstborn male of unclean animals. When they are a month old, you must redeem them at the redemption price set at 5 shekels of silver according to the sanctuary shekel, which weighs 20 gerahs. But you must not redeem the firstborn of a cow, a sheep, a goat. They are holy. Splash their blood against the altar. Burn their fat as the Lord as a food offering, an aroma pleasing to the Lord. Their meat is to be yours, just as the breast of the wave offering and the right thigh are yours. Kita nyo may mga parte ng hayop na kanila sa mga hinahandog. With whatever is set aside from the holy offerings the Israelites present to the Lord, I give to you and your sons and daughters as your perpetual share. It is an everlasting covenant of salt before the Lord for you, both you and your offspring. Tuloy natin, verse 20. No? The Lord said to Aaron, you will have no inheritance in the land. Makinig. Kaya sila pinagpapala kasi hindi sila tatanggap ng lupa. Walang Levita na tatanggap ng lupa. Yung lupa ng Israel, hinati sa iba't ibang mga tribo. Pero yung lahi ni Levi, yung mga Levita at Aaronic priest, dun sila sa temple. Hindi sila dapat nasa labas. Nandun sila, full-time priest. You will have no inheritance in their land, nor will you have any share among them. I am your share and your inheritance among the Israelites. I give to the Levites all the tithes in Israel as their inheritance in return for the work they do while serving at the tent of meeting. National worship. From now on, the Israelites must not go near the tent of meeting or they will bear the consequences of sin and will die. It is the Levites who are to do the work of the tent of meeting and bear the responsibility for any offenses they commit against it. This is a lasting ordinance for the generations to come. They will receive no inheritance among the Israelites. Instead, I give to the Levites as their inheritance the tithes that the Israelites present as an offering to the Lord.
That is why I said concerning them, they will have no inheritance among the Israelites. Hindi sila magtatanim. Hindi sila mag-aalaga ng hayop. Ang trabaho nila sa temple. At manggagaling yung kanilang mga pagkain mula dun sa mga tinatight na mga tao. No? At mga offering. The Lord said to Moses, speak to the Levites and say to them, when you receive from the Israelites the tithe I give you as your inheritance, you must present a tenth of that tithe, the tithe of the tithe, as the Lord's offering. So yung mga Levites po, nagta-tithe of the tithes, your offering will be reckoned to you as grain from the threshing floor or juice from the winepress. In this way, you also will present an offering to the Lord from all the tithes you receive from the Israelites, tithes of the tithes. From these tithes, you must give the Lord's portion to Aaron the priest. Yung pinaka-head. No? You must present as the Lord's portion the best and holiest part of everything given to you. Sa Old Testament ito. Say to the Levites, when you present the best part, it will be reckoned to you as the product of the threshing floor or the winepress. You and your households may eat the rest of it anywhere, for it is your wages for your work at the tent of meeting. So, miswelto sila. It is your wages. By presenting the best part of it, you will not be guilty in this matter, then you will not defile the holy offerings of the Israelites and you will not die. Listen, kita niyo yung regulations ng tithes and offering? Yung regulations ng tithes and offering ay para hindi nagugutom yung mga nagpo-full-time na manggagawa sa loob ng temple. Isipin mo, buong bansa, kailangan i-cater mo during the service. Ang daming tao. Sobrang pagod ng mga Levites. Sila lang ang pwedeng maghandog. Ilan ang maghandog? Lahat ng mga Israelita. Pero sila lang ang pwedeng lumapit dun sa tent kung saan hinahandog yung mga offering. Kasi mamamatay yung common na Israelita. Sila lang ang authorized. Napaka-sacred nung kanilang ginagawa. At kapag mali yung kanilang ginagawa, they will die. No? Hindi ito isang parang trabaho na para sa lahat. Para ito sa mga pinili. Para ito sa mga tinawag. Now, this describes God's design for the nation of Israel on how God told Moses to set apart the tribe of Levi from the other tribes. They were to devote themselves to ministry, and the other tribes supported their priests and Levites. Okay? Old Testament history record shows that as long as this arrangement was honored, Israel prospered. But when ignored, the nation suffered spiritual decline. Makikita natin to. What are tithes? Ano ba ang tithes? Now, the word tithe comes from the Old English root meaning one-tenth. Pag sinabing tithe, one-tenth. It is the common English translation of the Old Testament word asar. Word group. No, the tithe was an offering, no? Iba kasi ibig sabihin ng asar sa Tagalog eh, no? The tithe was an offering of one's agricultural income to the Lord as an expression of thanks and dedication. In the Old Testament, agricultural economy tithes were paid not in cash but gold or goods, but in crops or livestock. So hindi pera, hindi gold, hindi goods, kundi mga harvest, crops at saka livestock, hayop. For only the agricultural fruit of the promised land was to be tithed, not other forms of income. Yung mga pinagpala ng Panginoon, yung kanilang pinakinabangan, yung kanilang mga negosyo. At dito sa panahon na yon, ang kanilang pinagkakakitaan is yung lupa at saka yung hayop. Kaya yung agricultural fruit at saka yung mga hayop ang hinahandog. No? Pero gusto kong sabihin na pag sinabing tithe, hindi lang po talaga tenth. It's more than tithes. Although today we commonly think of the tithe as 10%, apparently there are three tithes in the Old Testament. Two every year, a third every third year. Or an average of 23.3% of one's annual produce from the land. No, so halos one-fourth. Kasi 25% is one-fourth, 23.3%. There was also provision for free will offerings and personal giving above and beyond the tithe so that the tithe never stood alone. By the way, Old Testament ito. Makinig tayo ha.
makinig tayo. Well, don't confuse the New Testament with the Old Testament. Parang prophets yan eh. Iba ang prophets ng Old Testament sa prophet ng New Testament. Nagpapanggap na Old Testament yung mga New Testament prophets eh. Yung New Testament prophets, ibang-iba sa Old Testament prophets, never kang magiging katulad ni Isaiah, Samuel, Jeremiah, David. Hindi ka magiging ganon. Pero sa New Testament, may prophets. Kaya lang, hindi katulad ng Old Testament. Ganon din to. May tithe sa New Testament, pero hindi katulad ng Old Testament. Kaya ituloy natin. Magkaroon tayong tamang understanding. There was also provision for free will offerings and personal giving above and beyond the tithe, so that the tithe never stood alone. The tithes were given to the patriarch, si Abraham, Genesis 4, 17 to 20, si Jacob, Genesis 28, 22. A system of tithes was instituted in the law of God, sa Deuteronomy 12, 14, at 26. The prophets rebuked the children of Israel for failing to give their tithes, sa Malachi chapter 3, verse 8. Yung binagamit natin, yung mga tinuturo ng ibang tao, sa every Sunday, Malachi 3. Pag-usapan natin New Testament. Tithe in the New Testament. The idea of the tithe is still present in the New Testament. Malinaw yun sa Matthew 23:23. Sinabi ng Panginoon sa Matthew 23:23 ito. Si Jesus na may sabi nito. Nire-rebuke niya yung mga teachers of the law. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You give a tenth of the spices, mint, dill, and cumin, but you have neglected the more important matters of the law, justice, mercy, and faithfulness. You should have practiced the latter without neglecting the former. Sabi niya, kung paanong dapat pinahalagaan niyo, mag-tights kayo ng inyong spices, mint, dill, cumin, dapat hindi niyo rin pinabayaan yung justice, mercy, and faithfulness. Pero sinasabi ng Panginoon, you should have practiced the latter without neglecting the former. So in other words, nagtatites pa rin sila sa New Testament. Sa Matthew, Mark, Luke, and John. No? Sa time ng Gospels, nagtatites po. But it's never explicitly applied to believers. Instead, almost all Christians are called to more extravagant free will giving in response to the gospel of the Lord. Bibigyan kita ng bagong standard. Sabi, Pastor, ayoko mag-tithe. Sige, huwag kang mag-tithe. Ito. Ito ang bibigyan kita ng standard. Tingnan mo nga kung kaya mo to. No, sabi po rito sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 10. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. Whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Verse 9, as it is written, you have freely scattered the gifts to the poor. Their righteousness endures forever. Now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply, increase your store and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Ito, pag binanggit tong 2 Corinthians 9, 6 to 10, ang tinutukoy na dito beyond the tithe. Kasi po, sa Old Testament, limited sa tithe. Sa New Testament, free will, generous giving. Kung paano sa Old Testament, pag nabigay mo na yung 10%, pakiramdam mo, nagawa mo na yung dapat mong gampanan. Sa New Testament, hindi ka tali ng regulation. If you want to bless more than 10, blessed be His name. Parang ganun ang attitude mo. Pag binibless mo yung gawain ng Panginoon beyond the tithe, you are actually blessing God even more. Pero eto, isang bagay na dapat natin ayusin. Sa Old Testament, ang minimum tithe. Minimum yun. Lahat yun para sa lahat. So nagsisimula sila na ibigay yung kanilang tithing. Sa Old Testament, sa New Testament, it's an issue of the heart. No? It's an issue of the heart. The definition and purpose of the tithe was to reveal our heart before God. The main principle behind tithing and giving is the fact that what we do with our money shows where our heart is.
For where your treasure is, there your heart will be also. No? Kaya po yung, tayo po sa New Testament, tayo ngayon, today, nagtatithe tayo and nagbibigay tayo ng offerings. Not because it is a law or a regulation. Not because there is a consequence, but because it is an issue of the heart. Kaya kaya ko sabihin ganito, the more matured you are, the more you will tithe. The less matured you are, aangal ka sa tithes. No? But if you are matured and you love the Lord and you know that in the Old Testament, the people were giving a 10 part, sabi nga 23.3 part, no? As a rule, in the New Testament, you are given by God the ability to bless according to the measure of your heart. No? Because sabi, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly, nor under compulsion, for God loves a cheerful giver. Kaya may mga tao, even right now, may kakilala ko, they gave their land, nagpatayo pa sila ng building. At wala silang sinisingil sa mga tao. Sila pa naglagay ng pew, sila pa naglagay ng pulpit, sila pa nagpagawa ng CR, sila pa nagpagawa ng children's, ano, tapos binigay nila sa gawain ng Panginoon. That is more than a tithe. At ito, ang maganda rito sa 2 Corinthians 9:6-10, pinag-uusapan yung generosity, pero ang binabanggit, tinan nyo ha, as it is written, verse 9, they have freely scattered their gifts to the poor. Their righteousness endures forever. Hindi lang sa loob ng simbahan. Tumutulong din sila. Nakakalugod yun sa Panginoon. Tuloy natin. The most common question is tithing mandatory or required? Yan lagi ang tanong. Walang ibang itatanong kundi iyan. Di ba Old Testament yan? Di ba time Moses yan? If it is something that keeps, this is something that keeps the believers in bondage, if it is as if it is something that keeps believers in bondage. Kasi ako na-o-offend. Ako na-o-offend, teacher ako ng Word of God eh. Na-o-offend ako, natatanungin ka ng ibang tao, nag-tithes ka na ba? Ako gusto ko sabihin sa Old Testament, kung ako Levite, wala kang pakialam doon sa katabi mo. Hindi mo kailangan i-monitor yung katabi mo kung nag-tithes siya. Pananagutan niya yun sa Lord. Hindi ikaw ang dapat nagmo-monitor nun. Kahit kailan ako sa church namin, di ko tiyanong, sino rito nagtatayos, taas ang kamay? Sino hindi nagtatayos, taas ang kamay? Yung iba po, minomonitor nila yung mga nagtatayos as if it is a regulation or a mandatory law of being a Christian. That is not so. Kung nasa Old Testament ka, sasabihin ko sa'yo, amen. Pero wala tayo sa Old Testament. No? Let's identify some errors and abuses. Number one, this has been used to force or coerce people to mandatory give their tithes. Isipin mo, pag nag-tithe yung tao sa panahon ng pandemic, may gamot yung anak niya, may gamot yung nanay niya, may babayaran siyang kuryente, tubig, telepono, mag-aaral yung anak niya, pinag-iipunan niya ibili ng gadget. Tapos sasabihin mo, gito, unahin mo ko. Kita mo yan? Dahil hindi ka pa nagtatithes. At saka yung nakakatawa yung ibang tao, talagang nire-record nila yung tithes, no? O Brad, pinagpala ka ba ngayong buwan? O baka makalimutan mo, nung April, nung February, at saka nung November last year, kulang yung tithes mo. Baka pwede, punuan mo na ngayon. Kita nyo yan? Kita nyo yung mga ganyan nangyayari sa ibang simbahan? Kumukota. Meron akong isang manggagawang kakilala rito, pastora. Sinabihan siya ng kanyang pastor. Tanong mo nga sa lahat ng manggagawa kung magkano mga tithes nila. Gusto ko sabi niya sa akin, Pastor, labag na labag sa dibdib ko yung sinabi sa akin ng pastor ko. Balik mo sa kanya. Kayo kaya magtanong, Pastor? No? Sinasalang niya yung manggagawa. Bakit? Kasi hindi naman dapat tinatanong yun eh. Tinatanong ka ba namin kapag ikaw binless mo yung pamilya mo? Yung mga mahal mo sa, magkano binless mo sa mga mahal mo sa buhay? Magkano yung in-invest mo dyan sa negosyo mo? Tinasabi mo ba? Ito para sa Panginoon to, personal mo to, kaya nga pagsamba to eh. Kaya kailangan mo ng saserdote. Bakit kailangan ko i-report sa'yo?
This has been used to force or coerce people mandatory to give their tithes. Pangalawa, this has been used by some church leaders to make people believe they are cursed when they don't tithe. Sabi, you are cursed. Anong verse? New Testament verse. Sige nga. If you don't tithe, you are cursed. Meron ba? Remember, the Old Testament temple is different from the New Testament church. Pangatlo, they impose this Old Testament law to New Testament Christians. Kaya nagkakalituhan eh. Akala ng mga tao, under pa rin sila ng Old Testament. Hindi totoo yun. They are in the New Testament. Dapat bang may tithes? Yes, may tithes sa New Testament, pero hindi siya law. Depende siya sa heart. Alam mo, pag ikaw gusto mo, tinanong, Pastor, ano ba tamang bagay na kalulugod sa Panginoon pagdating sa pera? Tatanungin kita, malago ka na ba sa Panginoon? Kung malago ka sa Panginoon, dapat meron kang tithing. At yung tithing mo, binibigay mo without, hindi under compulsion, not reluctantly. Kasi ang gusto ng Lord sa'yo, cheerful giver. Ganun po yun. Yung ibang kaibigan ko, yung tithes nila, binibigay nila sa mga full-time na manggagawa. Hindi nga po sa church namin eh. Oh, yung ibang tao po, sinusuport nila sa mga tao. Sa Bible naman, sa tao sinusuport eh. Kasi meron namang offerings na iba eh. Oh, yung tithes ng iba, binibigay nila ng buo sa church. Dahil yun ang laman ng puso nila, magta-tithe ako, gusto ko sa gawain ng Panginoon. That there may be food in my house. Sa house, doon ko dadalhin sa house. Pero yung iba, dinadala sa mga manggagawang nagpo-full-time. New Testament tayo. Kaya po ang tithing at saka ang offering, hindi po yung puhunan. Hindi po tayo bangko. Ang church po hindi bangko. Dumadaloy po ang blessing. There are many practices in the Old Testament that don't make sense to us today. Let me give an example. Yet many of these ancient ways carry over to the New Testament law of grace as a part of Christ's promise not to abolish the law but to fulfill it. Alam mo, sa Old Testament by law, sa New Testament by grace, binanggit ang giving. For instance, we no longer sacrifice animals. But as believers, we are called to offer ourselves as a living sacrifice. Tayo yung offering. Romans 12 verse 1. Men are no longer required to be circumcised physically, but we all have a circumcision of the heart through the Holy Spirit. Romans 2:29. And most of us don't have grain and produce to bring to the storehouse. Wala tayong mga farm harvest. We do not have incomes that can, but we do have incomes that can bring the first tenth of it into our church. In other words, we just because something is written in the Old Testament, does it mean it lacks application to us today in some way or another? Eh kung nagtatrabaho ka sa lupa, gusto mo i-tight yung mga abukado mo, yung mga sayote na mga pipino, yung mga ganun, dali mo. Oh. Pero alam niyo po ba na sa New Testament po, nagbibigay po ang mga tao. Jesus said, "Woe to you scribes and Pharisees, you hypocrites. You pay the tithe of a mint and anise and cumin, and you have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy and faith. This ought you to have done and not to leave the other tithes undone." King James po yan eh. Now listen, in the New Testament, there was an anticipation of moving from a national worship system. Sabi po ng Hebrews 7:12, nung nag-change ng priesthood, pati yung system nagbago. The national temple, nasira nung AD 70 sa Israel. Pero sa New Testament church, ang binubuo natin, the spiritual house of God. No? So 1 Corinthians, kaya po tayo nagbe-bless ng mga tao. Pakinggan nyo, 1 Corinthians 3 verse 15. Sabi, "By the grace given me, verse 10, I have laid the foundation of a wise builder and someone else is building on it. But each one should build with care, for no one can lay any other foundation than the one already laid, which is Jesus Christ.
If anyone builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay, straw, their work is to be shown on what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each person's work. So ang temple na tinatayo, tao. It has been built, if what has been built survives, the builder will receive a reward. If it is burned up, the builder will suffer loss, but yet will be saved, even though only as one escaping through the flames. Kita nyo, God built a foundation. And it will be tested by fire. It's not a temple, a building that will be burnt. No, it's a spiritual temple. It talks about the people of God, the Church of Jesus Christ. Sa Ephesians chapter 2, may kita po natin, verse 19. Ang sabi po dito, consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of His household, built on the foundation of the apostles and prophets, which Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. 21. In Him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in Him, you are being built together to becoming a dwelling in which God lives by His Spirit. Wala na po yung temple sa Old Testament. Hinahatid po natin yung ating mga kaloob at ating mga ikapu sa New Testament Church para i-bless yung mga tao na naglilingkod sa atin. Now the New Testament church was superior to the temple in the Old Testament that was destroyed by the Roman army. And as the church representatives, the New Testament apostles became the recipients of the tithes of God's people. Sa Acts chapter 4, may kita po natin na ang bahagi po, may bahagi po ng tithes na napupunta po sa mga naglilingkod. Acts chapter 4. Sa verse 35, sabi po dito, and put it at the apostles' feet and were distributed to anyone who had need. Kita nyo? No, may mga bagay po na nilatag nila, binigay nila sa mga naglilingkod sa kanila nung time na yon, mga apostles. At binigay po nila sa mga pangangailangan, sa mga ministries po sa paligid. Kaya makikita po natin, yung tithe po natin, may portion po doon para sa mga tao, hindi po yung pondo ng building. Hindi lang po yung pondo. Umating nga po ako ng theological forum dito sa ATS, sa Asia Theological Seminary, at may nag-present po doon, if there's anything, sabi niya, that in the New Testament, you do not find people investing, you know what it is? A building. Nagulat ako eh. Of course, sino bang ayaw ng building? Gusto rin naman natin ng house of God, di ba? Na maayos na worship house. Pero sa New Testament, without apology, sabi ng speaker, that you do not find people trying to gather money to start a building. That's not the priority. There are other priorities of money in the church aside from a building. Now, dito sa Pilipinas, may malaking church dito, yung CCF Church, ang laki-laki. Malaki pa kaysa sa Mega Mall. Nandiyan sa Ortigas. May mga malalaking churches sa Pilipinas. Modern churches. No? Maayos ang kanilang sanctuary. Sino bang ayaw ng gano'n? Maganda nga gano'n. Kahit ako, ayoko ng gusto ko pag nagtayo, yung talagang mukhang church. Yan ang church. Yung pagpasok mo doon, sabi mo, ikakasal po ko doon sa garden, pero pagpasok doon sa building, pwede po ba ako dito na lang ikasal? Yung gano'n, ang ganda kasi ng sanctuary. No? Pero isang bagay po na hindi priority, sabi nung speaker sa amin, theological forum yon, was buildings. Nagulat nga yung mga tao sa sinabi niya. Sabi niya, you do not find in the New Testament, no, an emphasis on buildings. That is a modern mindset. There is more emphasis on souls and winning nations, but not buildings. No, but do we need buildings? I'm not saying we don't need it. I'm just saying what that person said in the theological forum.
you know, when tithes are neglected, what happens? Sa Bible po may kwento na hindi nag-tithes yung mga tao eh. Sa Nehemiah 13:10 to 13. I also learned that the portions assigned to the Levites, yung dapat naglilingkod sa Panginoon, had not been given to them, and that all the Levites, the musicians responsible for the service, has gone back to the fields. Nakita ka na ng temple na walang apoy? Yung pagdaan mo sa temple, puto lang kuryente? O walang apoy, walang handog? Ito po yung tsura ng temple nung panahon na yon. So I rebuked the officials and asked them, why is the house of God neglected? Then I called them together and stationed them at their posts. Pinatawag, all Judah brought their tithes of grain, new wine, olive oil into the storerooms. Nirebuke ng mga prophets yung mga tao. I put Shelemiah the priest, Zadok the scribe, a Levite named Pedaiah, in charge of the storerooms, and made Hannah son of Sakur, the son of Mataniah, their assistant because they were considered trustworthy. Ang nilalagay sa pera yung mapagkakatiwalaan, hindi yung mayaman. Ang nilalagay sa storeroom. They were made responsible for distributing the supplies to their fellow Levites. Bakit? Katulad po ng Malakay, do not rob the Lord. Bakit kamo? Kasi the Levites left the temple to work. Hindi nagtatight sa mga tao. So walang pagkukunan ng pangangailangan yung mga nagsiserve ng full time. Dahil doon, the spiritual life of the people were neglected. Nung pinabayaan ng temple, napabayaan ng pagsamba. Nung napabayaan ng pagsamba, sin and compromise entered into the nation. Pumasok yung kasalanan at isang iba't ibang compromise, and the nation turned its back on God and curses entered in. Kaya oras na pinabayaan nyo ang mga manggagawa ninyo, babagsak ang spiritual life ninyo. At pag bumagsak ang spiritual life ninyo, wala kayong pananggalang sa kamunduhan at kasalanan, mga tukso at kahinaan. Dahil walang nagpapaalala, walang nagtuturo. Yung mga manggagawang dapat naglilingkod at tumatayo para sa Panginoon, pinabayaan ng mga tao. Ito po yung balance na kailangan po ang mga manggagawa, hindi ginugutom. Pero hindi rin naman sobrang pinayayaman na para nang ginawa ng pansariling kaharian yung kanyang building o yung kanyang posisyon. Pangatlo, para to sa mga manggagawang nagpa-pioneer, self-supporting while doing the ministry or tent making, Paul defends the right to financial support. Binasa natin, 1 Corinthians 9. But he makes it clear that preaching the gospel is offered free of charge. Walang bayad ang pangangaral. Freely you receive, freely give. And it is not to be used for financial gain. Hindi kailanman kinakalakal ang salita ng Diyos. Paul supported himself through tent making while planting a church in Corinth sa Acts 18 verse 3. Dahil alam niya, konti lang ang kapatiran, konti lang ang resources, tinulungan niya yung sarili niya, nagtrabaho siya. At ang available na trabaho, paggawa ng mga lambat, tent making. So because si Paul was of the same trade, he stayed with them and worked for by occupation, they were tent makers, and he reasoned in the synagogue every Sabbath and persuaded Jews and Greeks. So nag-tent making po si Paul. Na mamaya pag-uusapan natin, pag nagpaalam ba yung mga manggagawa ninyo na mag-work sila, pwede ba o bawal ba? Yung ibang churches, iba pa eh. Tatanungin pa yung asawa niyo ho ba nagtatrabaho? O kasi may tatlo kaming anak eh. Ay, hindi ho pwede kasi magtrabaho ang asawa ng pastor. Tapos ang ibibigay niyo na pera, hindi naman pala kasya. So yung mga tao, sa halip na medyo nakakaalwa o nakakabayad, nababaon. Kasi nga, ang liit ng binibigay ng simbahan, ni-require niyo pa yung mag-asawa. Pang-apat, free will giving by those led by God to support the people to do ministry. Personal love, gift, and pledges. Alam niyo po ba si Jesus nagta-travel kasama yung supporters niya? No? After this, Jesus traveled from one town and village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. The 12 were with him, and also some women who had been cured of evil spirits and diseases. In other words,
Ito yung mga taong naging recipient or tumanggap ng blessing mula sa ministry ni Jesus. Mary called Magdalene, from whom 7 demons came out, Joanna, wife of Cusa, the manager of Herod's household, Susanna, and many others. Pakinggan nyo, these women were helping to support them out of their own means. Alam nyo po ba si Jesus, he was traveling with supporters? Jesus had regular supporters. They were recipients of his ministry. These women used their own money to help Jesus and his apostles. May mga pagkakataon, hindi abot ng church o hindi kaya ng church o hanggang ganun lang ang kaya ng church. Pero may mga taong nabibless, pinagpapala, tumibay, tumindig, lumalim, umayos, lumaya, gumaling, na in return, because God used these servants in their lives, they blessed them back. Biblical yun. Biblical yun. That there are people that will bless you because you, dahil masipag ka sa gawain ng Panginoon. No? God's way of supporting his workers are not limited only to the rich or the wealthy, nor does he always expect only the poor to respond. Instead, he uses both to accomplish his will, yung mayaman at mahirap. There's no room for self-limitation. God can use anyone he chooses to obey him out of faith. Halimbawa, Proverbs 22:2, rich and poor have this in common. The Lord is the maker of them all. Kaya ni Lord gumamit ng rich, kaya ni Lord gumamit ng poor kasi siya may gawa nun. Halimbawa, example, si Isaiah, the word of the Lord came to him, go at once to Zarephath in the region of Sidon and stay there. I have directed a widow there to supply you with food. At yung babaeng yun na tinawag ng Panginoon upang mag-supply ng food kay Isaiah na tumanggap ng miracle, ay isang babae na mumulot ng panggatong, isang dakot na arina, kapiranggot na mantika, hinihintay gumawa ng tinapay para dalawa silang mag-ina mamatay. At sinabi ni Isaiah sa kanila, sige, umuwi ka, gawin mo yung tinapay at una mo akong pakainin. Isipin mo yan? Hinahamon ng Panginoon yung pananampalataya ni Isaiah na sabihin ito sa isang taong mahirap. Pero at the same time, hinahamon ng Lord yung mahirap na sumunod sa kanya para makita niya na kahit mahirap siya, gagamitin siya ng Lord. Hindi lang para mag-alaga ng isang propeta, kundi para makita ang kabutihan at katapatan ng Panginoon. Huwag mo sasabihin sa Diyos, Lord, mahirap lang ako. Or Lord, mayaman ako. Hindi porket yumaman, ibig sabihin naging tapat. At hindi porket mahirap, ibig sabihin hindi magagamit. Ito alam ko, pag hinipo ka ng Diyos, gagamitin ka ng Diyos. Pag tinawag ka ng Diyos, gagamitin ka ng Diyos. Para saan ang pera? Para saan ang pera? What is money for? Number one, to provide for all your needs and for the needs of your household. Kailangan ng pangangailangan mo at pangangailangan ng mga kasambahay mo. Pangalawa, to use for investment to pay your debts. No? Para meron kang pagkakakitaan, nag-i-invest ka at para makapagbayad ka ng mga debts. Pangatlo, to lay for the future or to save. Hindi lang naman lahat inuubos ngayong araw. Hindi tayo lahat mga one-day millionaire. Wala na nga dapat ganun eh. Pandemic na nga eh. Spoiled pa rin. To lay it for the future and to save. Alisin ang utak pensyonado. Trabaho muna, ipon muna bago gastos. Plano muna bago gastos. And to give regularly and occasionally. At dito pumapasok yung giving natin. Ang giving natin, meron tayong giving na regular at meron tayong giving na occasional. Sino rito, araw-araw, ang bisita mo, inaanak mo, humihingi ng pamasko? Ay, hindi, occasional lang yan. Pag may okasyon, pag Pasko lang. May mga giving na binibigay tayo regularly. Our tithes, our offerings, we do that. But we also pay our bills, we also buy our food. We also meet our needs. Na pag may bonus, pati what we want. Bonus lang yon. Occasionally and regularly. We should remember that Christian workers have responsibilities too. Church,
Isipin niyo yung mga manggagawa niyo. Number one, towards their immediate family. 1 Timothy 5 verse 8. Ano sabi ng 1 Timothy 5 verse 8? Mahalaga ito. Kasi sabi rito, anyone who does not provide for his relatives and especially for his own household has denied the faith and is worse than an unbeliever. Mabuti pa yung kapitbahay ng unbeliever. May pagkain, may kuryente, may tubig. Nag-aaral ang mga bata. Mukhang maayos ang pamilya. Eto, bakit kayo naghihirap? Christian kami. Ganun ba yun? Kailangan po may pangangailangan yung mga manggagawa. Number two, towards God's people. 2 Thessalonians 1, 1 Thessalonians 2 verse 9. Tumutulong po tayo sa mga kapatiran. Ano po sabi rito? Surely you remember, brothers and sisters, our toil and hardship. We work night and day in order not to be a burden to anyone while we preach the gospel to you. So hindi sila nagiging burden sa mga manggagawa, sa mga tao. Pag merong supply ang Lord sa buhay ng mga manggagawa, hindi sila mang-aabala ng ibang tao. Hindi sila magiging beggars. Mga manggagawa, yung tipo na, oh, yung ulam doon, may bula na. Panis na po yan na. Hindi, dali mo sa church. Kakainin nila yan doon. May mga, akala niyo po ba, may mga kaibigan po ako na ganyan po ang naging karanasan. Pag hindi pa nangupas, hindi bibigay sa kanila. Sabi ko, awa ko sa iyo, Brad. Bakit ganyan ang kalagayan mo? No? 2 Thessalonians 3, 6-10, in the name of the Lord Jesus Christ, we command you, brothers and sisters, to keep away from every believer who is idle and disruptive and does not live according to the teaching you receive from us. For you yourselves know how we ought to follow our example. We were not idle when we were with you, nor did we eat anyone's food without paying for it. On the contrary, we worked night and day, laboring and toiling so that we would not be a burden to any of you. Verse 9, we did this not because we do not have the right to such help, but in order to offer ourselves as a model for you to imitate. For even when we were with you, we gave you this rule, the one who is unwilling to work shall not eat. Ang tamad, wag pakainin. Ang mga manggagawa, kaya nating kumilos. Kung ano pinagkaloob sa atin ng Panginoon, Pastor, paano po ba? Ano ba binigay sa iyo ng Lord, Brad? 5 tinapay, 2 isda, lagay mo sa kamay ng Panginoon, magtiwala ka, i-multiply ng Diyos yan. Kung ano meron ka, hindi ka hihingan ng Lord nang wala ka. Pero kailangan maging responsable tayo, isipin natin ang mga manggagawa natin towards self. Hindi naman kalabisan to eh. 1 Thessalonians chapter 4 verse 11 and 12, ano sabi? And make it your ambition to lead a quiet life, to mind your own business, to work with your hands, just as we told you, so that your daily life may win the respect of outsiders, so that you will not be dependent on anybody. Ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa katapatan niya sa aming buhay. Salamat sa lahat ng ginagamit ng Lord para mapunuan yung mga pangangailangan namin at yung mga ekstrang pangangailangan namin na hindi na pinuprovide ng church po namin. Pero may mga tao pong kinagamit ang Lord sa loob at labas ng aming church para i-bless po kami. Pero gusto ko pong sabihin na hindi po mangyayari yun kung hindi po kayo kikilos. Hindi po mangyayari yun kung nakanganga lang kayong maghapon, nagkakamot ng tiyan. O kaya kada lapit mo, palimos po. Kada lapit mo, palimos po. Sa misyon, yan ang bagay na ayaw namin eh. Sipin mo, ngayon lang kita nakita sa misyon, sa limbawa. O ngayon ka lang nakita sa misyon. Ngayon ka lang na-meet ah. Tapos ang una mong sasabihin, penging pera. Wala ka man lang ini-establish na ministry, identity, relationship. Wala ka man lang introduction, ang una mong bungad, penging pera, wala magsusupport sa'yo. Hindi ka entitled. Kaya makikita po natin dito, ang church po is responsible towards their workers. Malapit ako matapos. Please bear with me. No?
part-time or full-time? Is it possible to be set apart for ministry and hold a secular job also? Can a pastor or worker work on a secular job for a salary while at the same time doing ministry? There are facts to consider. Number one, ministry varies from place to place, from one place to another. There are some churches or ministries where the economy does not permit them to give all their time to the ministry. Imagine kung pastor ka ng Smoky Mountain, dito sa Pilipinas, sa Smoky Mountain, o kaya sa Payatas, may mga churches dyan. No? As a result, they support themselves by working secular jobs. But in other places, it is possible for the church or ministry to support its worker or workers so that they can spend all his time for the ministry. Kaya maganda nag-uusap-usap, matured na eh. Pwede na naman mag-usap eh. Number two, in pioneering stage of ministry, one may be engaged in secular employment kasi nga nagpa-pioneer. But the work of the ministry grows and develops. As the work grows and develops, the church has a biblical responsibility to support the worker. Pangatlo, before a pastor or worker is demanded to his total time, talent, and energies to full-time ministry, include mo na yung asawa. Pastora, tumigil rin po kayo sa pagtatrabaho. Yung mga ganon. The interest of the pastor or worker should be evaluated. Remember that pastors and workers have responsibilities too. Kayo ba magpapaaral sa anak niya? Yung anak niyang may sakit, ikaw ba magpapa-ospital? Baka mamaya, hindi niyo lang alam. Excuse me ha, yung mga manggagawa ninyo, butas na underwear, walang pambili. Ang sakit pakinggan, pero totoo yun. Nangyayari yun sa mga tao. Dahil ang binibigay sa church, hindi responsibilidad. Hindi ang binibigay sa church, sa halip na offering, ang binibigay limos. Kaya mo na, limusan mo na yung nangaral. Nakakalungkot sa ibang churches. Yung iba naman, sobra naman. No? Masyado naman nilasing sa pera yung kanilang mga manggagawa, ayaw nang bumaba. Sablay na buhay. Nalasing naman. Kaya kailangan, balance lang. Does your church have a financial problem? Listen, a responsible church does not have a financial problem. No? Gusto ko sabihin, I want to hear a big amen. A responsible church does not have a financial problem. It is not supposed to struggle in the area of finances. God blesses His people enough to bless the house of the Lord. Sinasabi ko to sa Tagalog, kung lahat tayo magtatapat, hindi tayo pagkukulangin. Kung lahat tayo magtatapat, walang pagkukulang sa tahanan ng Panginoon. Walang mamamalimos pero hindi magiging ganid. Dahil lahat nagtatapat at may takot sa Diyos at alam ang salita ng Panginoon. The truth is the real problem is this when there's a financial struggle in the church. Number one, an education problem. The problem of ignorance because people are ill-equipped and uninformed. Katulad nung sinabi ng elder namin sa matanda naming simbahan nung araw. Yung hindi mo tinuro, huwag mong hanapin. Number one, an education problem. Number two, a character problem. Maturity plays a vital role in the spiritual growth of a person. Kung alam mong nakakabili ka nga nito, nakakapunta ka nga rito, nakakakain ka nga rito, gumagastos ka nga sa mga walang kwentang ganito. Pag naintindihan mo kung gaano kahalaga ang buhay espiritual mo para mamuhay ka ng tama yung relasyon mo sa Diyos, magkakaloob ka, kaya lang ang problema may character problem. Pumapasok dito yung natawag na maturity factor. Baka hindi nakakaunawa, kaya hindi nawawala ng struggle sa area na yan ng kanyang buhay. Hindi pa niya nasubukan ng Panginoon. Kaya sa Bible, makikita mo, test me in this. Hindi yung church ang magtitest sa'yo. Si Lord ang magtitest sa'yo. Subukin mo ko sa aking salita. Napakaliit naman ng Diyos na yan. Nagsasalita ng salita ng Diyos, tapos hindi pala kayang gawin. Hindi ganun ang Diyos. Subukin mo ko sa bagay na to. Sabi ng Panginoon. Kaya makikita mo, yung attitude mo rin sa pagsunod. Panghuli, disobedience problem. The person is informed,
and equip, but refuses to submit to the teaching of God's word. And it's a failure to trust God at His word. So ang may problema, hindi yung church. Ang problema, hindi yung preacher. Ang problema, yung tao. Kasi may heart siya to disobey. Sabi ng 2 Corinthians 8, verse 7, excel in the grace, hindi law, in the grace of giving. Kung mahal mo ang Lord, dapat halata. Kung mahal mo ang isang bagay, dapat halata. Kung mahalaga sa iyo ang isang bagay, dapat halata. Mahalaga sa iyo maligo? Mahalaga sa iyo kumain? Mahalaga sa iyo bahay mo? Mahalaga sa iyo pamilya mo? Mahalaga sa iyo trabaho mo? Di ba halata? Mahalaga sa iyo kalusugan mo? Di ba halata? Kung mahalaga ang Diyos, halata. Kung mahal mo ang Diyos, dapat halata. At tingnan mo, di ba? Sabi, happy wife, happy life. Ganon, di ba? Tingnan mo pastor mo. Tingnan mo yung pastor mo. Tingnan niyo yung mga manggagawa ninyo kung ano kinakain. Nasaktan ako. May isang manggagawa, sinabi sa kanya, gayto, prosperity church to. Ate, magluto ka nga ng ganito sa Sunday. Na naririnig niya yung mga manggagawa, nagugutom. Pinagluto siya. Nagluto siya, masarap. Sabi niya, para sa manggagawa. Alam mo ginawa? Kinuha nung pastor, pinakain sa mga leaders lang. Yung mga manggagawa, tinitingnan niya kung ihahain yung pagkain na niluto niya. Kita mo yan, church na yan? Kahit ako eh, lalabas ako dyan eh. Pag nakita mo ang church, nagiging self-serving na, hindi na nakalulugod sa Lord. At tingin mo sa mga tao, parang lahat sila nagtatrabaho for the benefit of the leader, mali na yun. Dahil lang, Mapa Temple, Mapa New Testament Church, ang kaluguran ay para sa Panginoon. I say this with a heart. Kilala niyo ako. I have been accused of so many things tungkol sa bagay na to. I know my foundation. I know my foundation. Pag alam mo ang salita ng Panginoon, matapang ka eh. At maggumawa man ng kwento ang ibang tao, kaya mong panindigan yung sinagawa mo. Dahil alam mo ang tinuturo ng salita ng Diyos. You do not confront power with power, you confront power with truth. Natutunan ko yan kay Dr. Javier. If you know the word, then you are strong. If you don't know the word, then you will end up as a puppet or as a victim of all of people who teach wrongly. Now, God wants His people to be generous and joyful givers. Dito ako magtatapos. Last slide. Gusto ng Diyos na ang mga tao masaya at maunlad. No? At generous. No? Let the elders who rule well be counted worthy of double honor, especially those who labor in the word and doctrine. For the scripture says, you shall not muzzle an ox while it treads out the grain, and the laborer is worthy of his wages. Alam mo yun, ang sarap i-bless. Ito, let me end with this. Lahat ng workers na nakikinig sa akin, makinig ka. Ako, I've raised up 200 pastors, 300 pastors, and 200 missionaries serving God for more than 10 years. Hindi yun isang bagsak. At nandun sila sa field ngayon. Nasa front line sila sa iba't ibang lugar, Pilipinas at ibang bansa. Dahil natuto sila magtiwala sa Panginoon. Listen, kapag ikaw nagkaroon ng price tag, yung hindi ka ma-invite pag walang ganitong quota, halimbawa hanggang 10,000, ma-invite ka. Pag wala, hindi ka ma-invite. Pag nagkaroon ka ng price tag, ang bibili sa'yo si Satan. At maniwala ka, magpapasikat si Satan, bibiling ka, double the price. Kumagat ka lang. I will show you all the kingdoms of this world and their splendor. Para si Satan. Kung may price tag ka, kakagat ka. Si Satan bibili sa'yo. Ito pangalawa. You can never pay a man of God.
or a woman of God. Ito, tatandaan nyo. Pag tinawag ka ng Panginoon, you can only bless a man of God or a woman of God. You can never pay. Hindi to bayad. Blessing to, pastor. Blessing to, kapatid, para sa'yo. You can never pay them. You know why? Let me tell you why. How much did they pay to follow God? You know how much? Priceless. Sabi ko nga sa Panginoon, Lord, hindi ako magtataka. Hindi ako magtataka, pinagpapala ng Diyos ang mga nagtatapat. Sabi ni David, bata pa ako at tumanda, wala ako nakita nagtapat sa Panginoon na namalimos at ang kanilang mga anak naghihirap. Walang ganon. Pero may tungkulin ang lingkod ng Panginoon at may tungkulin ang simbahan na tinuruan ng tamang pamamahala o lugar ng pera kung saan pwede siyang pagpalain ng Panginoon. Ayaw ka ng Lord nang naghihirap, Brad. Pero wag naman yun lang ang hinahanap mo. Seek the giver, not the gift. Dahil ang mga binless ng Lord dito, lalong nakakapagbigay. Lalong nagtatapat. Ang blessing na galing sa Lord, lalo kang makakasunod. Tatandaan mo yan. Tayo magtapos sa panalangin. Lord, maraming salamat sa umagang ito. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Patawarin mo, Panginoon, ang mga tao, Lord, na yung pera na para sa Great Commission, Lord, inanakaw. Yung pera, Panginoon, para sa banal na gawain, inanakaw. Namamagitan kami, Lord, sa oras na ito. Patawarin niyo po, Panginoon, ang corruption, Lord, sa loob ng churches, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Ginagawa po namin ang aming bahagi na ituro ang iyong salita. Nang sino man makapakinig dito, Lord. Natutong mamahala, Panginoon, ang nakalulugod sa iyo. Panginoon, sa oras na ito, Lord God, nagpapasalamat po kami. Maliit man kami, Lord God, simple lang po ang aming mga buhay. Hindi po kami naghahangad ng ganung kalalaki. Subalit, Lord, kaya namin ipatotoo ang iyong katapatan at kabutihan. Ipanatili mo kami, Panginoon, maging sapat lagi sa iyo. At hindi po kami malinlang, Lord God, ng kayamanan ng mundong ito. Lord, ang mga ginagamit mo, Lord God, sa negosyo, ang mga ginagamit nyo, Lord God, para i-provide ang mga pangangailangan ng gawain, Lord. Lord, ingatan niyo po ang kanilang mga buhay na hindi po sila malinlang, O Lord, kundi manatili sila doon sa nais mo upang yung pagpapalang dumaloy sa kanila ay makarating sa mga taong nais mong pagpalain, Lord, habang pinupunan ng lahat ng kanilang mga pangangailangan. Lord, ang dalangin ko, Lord God, ang simbahan po namin, Lord, simbahan po ng lahat ng nakikinig sa amin ngayong araw na ito ay hindi po, Lord God, mapulaan pagdating sa pananalapi, Panginoon. Lord, let there be trustworthy people. I pray, O God, that Lord, let there be the fear of the Lord, the beginning of wisdom upon people, Lord, who are facing the offerings, Lord God. Let they be Levites who have the heart, Lord, to stand as priest before you, God. Let there be the purity of the priest, O Lord. Father, I thank you and I praise you for this message, God. And I pray, Lord God, that, Lord, you will continue to bless and prosper all the workers, Lord, and all the churches, Lord, and all the brothers and sisters in Christ who are faithful, O God, in their giving, Lord. Salamat, Panginoon. Let our giving be a testimony, Lord, of our worship unto you. Lord, we want to remain cheerful. We want to be guided by your word. Maraming salamat, Lord, sa umagang ito. Be with us, O God, as we walk in the truth. This we ask and pray in Jesus' name. Amen.
And amen. God bless everybody. Pipray po kami para sa giving sa LBC at OC. Lord, maraming salamat, Lord, sa church po namin, Life Builders Community at Overcomers Church. I-bless you po ang aming tithes and offerings sa umagang ito. Maibigay ito, Lord God, at magamit ito para sa iyong kaluwalhatian. Mataas ka sa aming mga buhay. Patuloy, Lord God, ang ministry. Lord God, yumaman at yumabong dahil sa katapatan. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa lahat na nakasama namin this morning. May the Lord continue to bless you and keep you. And may the Lord continue to make His face shine upon you and give you peace. Maraming salamat po sa pakikinig ng iyong salita. God bless everybody. Have a blessed Sunday morning. God bless you.